Starting with Matthew, verse 21. And we'll start reading from verse number 12. Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Panginoon, muli po ay dumalapit kami sa puno ng iyong biyaya ng iyong upaka. This is one of the most familiar story in the Bible. In fact, kamakailan lang ay ginamit ko ang text, not this text, but the other text in other gospel, because this was written in the four gospels. And brings to you a message. He is the house of God. But what's the topic? House of God or den of thieves? House of God or den of thieves. Balay ba sa Ninoo? O huwi ba sa mga magnanakaw? Yan ay hango sa nangyari na nung napunta ang Panginoon sa temple, ang templo ay hindi na ginagamit sa layunin na kanyang itinayo. It was already a place of merchandise, a place where people was selling and buying. Parang sa ating lingwahe pa magiging palingki na. It's no longer a temple. So, nadala ko ang mensahe na ito noong kamakailan lang. But the Lord need me again to preach this text. In fact, na-announce ko sa isang mga services natin na I will preach this title. Kung pansinin ninyo ang ating text, ito po ay pangalawang beses. This was the second time that Christ has to cleanse the temple. Dalawang beses na ito. Ang una was found in Mark 11, 15 to 18, Luke 19, 45 to 47, and John chapter 2, verse 13 to 16. We might go to that verses later on sa mga points na ako o aking dadalhin. But pangalawang beses ay bumalik ang Panginoon dito sa temple. That's why it's found in Matthew 21. It's about to be crucified. Ang early niya na visit was in John chapter 2. Meaning, malayo pa ang kanyang tinatawag na crucifixion. At sa kanyang pagbalik muli, the same ang kanyang nakita. Ganun pa rin ang gawain ng mga tao doon. Kung ano yung una na kanyang nirebyok sila sa kanilang mga maling gawain, ay ganun pa rin ang kanyang nadatna. Sounds familiar to most of us. We're repeating the same abnormalities in our life. After all the preaching and the messages, balik lang tayo sa dati. We are a member of the BSDO,
During Marcos' time, yung mga beings Dio. Alam niyo ba ang beings Dio? Mga kasamahan ng kakuyan, beings Dio. Balik sa dating ugali. Yan ang mga beings Dio. So, muli ay ginawa niya na naman ang kanyang ginawa sa una by overthrowing the tables, driving out the people and the money changers. Ihalibas niya sila and of course, i-rebuild niya sila. Now, one thing I notice in this verse is in verse number 17. Ang verse na gingon, and he, what's the word? Left. And he left them and went out. That means Christ departed from the temple. And never found in other records na nagbalik siya. And never went back. Of course, may mga time na malapit siya but never came in or came back into the temple. If Christ will come today and will use this pulpit to preach to us, what do you think would be the message? If Christ will come physically in this church and join in fellowship with you and me, what do you think he will do? Will he be pleased? Will he acknowledge us to be one of his church? Pagdisunod siya at ang awon ang atong mga kondisyon, being God in the flesh. Makaingon ba siya na, I commend you are faithful, you are doing something good to my house. Pamilang dumina ang kapamukaman. Amen. Will you be welcome to spend time with us today? Above all, will he find us listening to his sight? Kaya-aya ba tayo sa kanya? O kasama, o kagaya na doon ng ginawa niya sa temple, overthrowing all our views, rebuking us, because we are not in tune with him. And the church is no longer his house. That's where I got the topic today. Let me bring a message entitled, It's Not My House Anymore. It's not my house anymore. Ngano na kaingunta na mauna ang panghuna ni Jesus? Because number one, he left after overthrowing them, driving out the people from that temple at iya pagating ikwahan kung latigo ipang latigo sila ipang kukod sila open the gates of the doubts and you know, rebuke them with the sharp words. You are wicked, my house, the house of merchandise. That's why after that we left and never came back again. Will that be the kind of church we are in today? Can Jesus Christ claim that we are still his church? We are still his people. Can he smile if he will stand physically today and look to us, eyes to eyes, and
say, well done, you're doing a good job. Or will he, after visiting us, let the church and say, it's not my house anymore? Amen. Take that seriously. Amen. Kaya minitans, wala ka na naman. Minitans, basta makasimba lang ka, tingnan ko ba sa inyo, basta makasimba lang, bahala na ko rin sa makahinungyong sa simbahan, okay ka. But walang seriousness, walang ikawak na bangka, godly ang atong pagsimba, kay para lang makita ka sa atong mga isuon, o kaya basta mahingon lang nakasimba ng tao nila. Pero wala kang goal sa ating mga buhay para himayaw ng Ginoo, para maging sagrado ang ating mga simba ni Pagkanina. Kahit kung importante ang house of God, walang rason na dili ka musimba sa adlaw sa pagsimba. Ituwad ka muna kayang liyano na lang ang simbahan sa ato. Mauna ka na diging option na lang. It's no longer obligatory, it's no longer mandatory. Kundi option na lang. Musimba ka po, dili. At anahan ko, musimba ko, patili-dili. Ang trabaho ko, unahan ko sa trabaho. Unya na lang ng Ginoo. Kailangan ka na ito ang maribiyok din ni pagmusulod ang Ginoo ni Ani Kabalay. It's not my house anymore. Ang ikalawa kapangutana, when is the church no longer the house of God? Kanusta ang simbahan, dili ka nato maingon, dili ka nato mayak, nga balay pakinig sa Ginoo. Now we have a building here, we have the church, but that does not mean na ang kanang building at kanang mahanaman namin at simbahan, balay na sa Ginoo. Hindi ka ng mga simbahan ng mga man ng church o daghang tao na nga sa sunod ay makahimon ka na ka na balay sa Diyos. Kaya nga ito pang nangla, basta na nga ng formant simbahan, ang structure na nga o nga ng mga tao nagsimba, na nga ng nagwaya dini, ay nagpinigat na balay sa Ginoo. Yes! By name, ginugod, na balay lang sa Ginoo. But ang realidad niya is it Christ welcome in our midst? Will he be alone next to us? Will he strike us and say, well done, I'm doing a good job? But will he get out like what he did? In this text, he left the temple. Because it's not my house anymore. Kagulat-gulat nga naman, dili niya nabalay ang iyang templo. When is the church no longer the house of God? Seven reasons, seven evidence, seven proof. When the church is no longer the house of God, number one, when its purpose is ruined. Kung ang purpose ng church ay nabuntag na, ruin na, dili ka kinibalay sa Ginoo. What's the very purpose of the house of God? To worship Him. That's why God left the church para mauni ang house of worship. Mauni ang lugar diin ang mga katawan. Ilabi niya ang mga duwas, mga kadawat na kaniya, mga nag-claim na born again, mga nag-claim na mga Christian, nag-claim na members sa iyang iglesia, ang tuyong tungo ni aning simbahan ay para sa baho ang nagluwas na nagpagkabalo ng Amen. But ang purpose sa utas na dili niya mauna ang tuyong tungo sa atong panimbahon, ang purpose was already ruined like what happened in the time of Jesus Christ. That's why dili kanikaya na iya ka lang ipanglabay ang mga lamisa, iya ka lang sila pagbuktong ipalayas na sila o i-rebuke na sila ng kasamaan na you're no longer using my house to be the house of worship. You're making it a den of thieves. Amen. Because the purpose was to ruin. Why are you coming
to the church every service. Are you coming just to show your attendance? Are you coming because you're a member of the choir? Are you coming because you don't want to be disciplined later on? Nabasik kung sige mong absent, of course, kabaho ng simbahan ng disiplina sa iyong mga member. Are you just coming for those reasons? Or are you coming to worship your Creator? Amen, amen. May anli ka ba para i-worship ang nagluwas kanino, ang naghatag kanino kinabuhi, ang nagtugas sa inyong kinabuhi? But in this case, the temple was already misused. It's no longer a place of worship. It's already a market.